Okay, for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung ano, anong makikita sa paligid or nasa palibot or nakapalibot, no, ng lumang city hall ng Davao City na kinukutsa nga ng ibang mga citizens sa Pilipinas. Na yan na nga daw eh, di ba, napakayaman ng Davao City, indeed, no, billionaire city, one of the among those richest city in the Philippines, like number 9, no, alongside with Quezon City, Taguig, Makati, Cebu City, ano pa mga syudad na mamayayaman, no, sa Pilipinas. But still daw ang ang Davao City City Hall is napakaluma pa rin daw at napakapangit, no. Hindi man na daw mapayos-ayos. So yun ang sabi ng ilan, no. Although hindi naman tayo apektado doon kasi nga eh, kami mga taga Davao, ako as a Davaoino myself, confident. Basta sure ako na ano dito, yung nakaupo o yung mga namamahala, no, yung mga public servant na nagtatrabaho diyan sa loob ng ano ng City Hall na pinatatawanan ng iba, na luma nga daw, walang expansion. Eh sure ako na hindi sila mga kurakot, no. Hindi sila mga pasaway, hindi sila mga inotel, hindi sila mga tawag nito mga tamad, no. Hindi mga magnanakaw. So, yun ang ano, yun ang yung mahalaga sa akin. Tapos ngayon may mga nag-comment kasi sabi na wag na lang tingnan yung ano City Hall. Kasi yun na nga, kung nalulumaan lang din naman kayo sa City Hall namin, napapangitan kayo, huwag nyo na tingnan ang City Hall namin. Ang titingnan nyo na lang is yung paligid, palibot. Yung nakapalibot na ito, kung gaano kalinis, kung gaano ka-organized, kung gaano kaganda, no? At tahimik. Ibig sabihin, walang ano, wala kang kinatatakutan snatcher, wala kang kinatatakutan na baka merong mang hablot, no, ng inyong mga dalang bag. So wala kayong kinatatakutan na baka may manaksak, mang trip, no? Anytime soon. So dito sa Davao, yun ang mahalaga, no, hindi yung pagandahan ng City Hall, hindi yung pag-araan, no, pabunggahan, paastigan, no, na City Hall, kundi dito palinisan ng kalsada. Malinis ba kalsada natin? Okay, malinis, no. Oh, pagandahan ng kalsada, I mean linis, no. Pa labanan ng ano, peaceful in the culture of peace and security. So Davao City, panalo tayo diyan, no. In fact, parang isa tayo sa ginagamit na ano, no, ginagawang benchmark ng ibang LGU dito sa Pilipinas. So honor 'yan, honor and pride 'yan ng mga taga Davao City kasi nga meron tayong taste na mamili kung sino yung karapat-dapat na piliin, no, para maging mayor, para maging ano, ama or ina ng syudada. So alam niyo na 'yan, the one and only, or mga Dutertes lang talaga. I mean, siguro marami pa naman na siguro dyan, hindi pa naman natatapos ang mundo, no. So baka may mga ano pa ipinanganak. Kung sa Biblia, every 14th century, merong ano daw, meron daw ipapanganak na Mesiya or propeta. So baka dito sa Davao, baka may every century din, no, baka may ipapanganak na mga magaling, na maaring mas magaling sa Duterte. Pero as of now, sorry to say this, as a Davaoino myself, wala pa akong makikitang mas the best sa Duterte political ano, brand of service, di ba? So ito pa lang ano, ha, bali babanggitin ho natin, ipapakita ko sa inyo yung ano, ipa-flash ho natin sa ating camera ang or sa ating screen ang mga madadaanan nating mga establishments na malaki din ang ano, na itutulong or malaki ang kanyang meaning, no, sa mga Davaoinos. For example, ito Almendras Gym, Davao City Recreation Center. So itong area na yan, bago pa man yung RMC Gym, bago pa man yung Holy Cross Gym, Yosip, di ba? So ito muna talaga yung ginagamit namin dati para sa mga events, no? For example, mga kadayawan, festivals, di ba? Sa mga basketball, no? Ginagamit to dito na area. So malaking tulong yan sa mga Davaoinos. Ang daming mga events na ginaganap dyan. Almendras Gym. So iconic na area yan, iconic, ibig sabihin ng iconic na kapag ginagamit ko talaga siya pang greatest or biggest landmark sa Davao. So example, saan ka sa Davao City, saan ka pupunta, di ba? Doon ako sa ano, malapit lang sa may Almendras. So pag sinabing Almendras, wala nang diskusyonan yan, no? Automatic alam na kagad ng mga Davaoino yan kung saan located ang Almendras Gym. Malapit ka lang ba sa Almendras Gym? O malapit lang, okay, so magkapit bahay lang pala tayo kasi doon lang din kami sa likod ng Almendras Gym, di ba?
mga ano lang, maglalakad ka lang ng mga isang oras at Windras gym na. Layo pa rin pala. Anyway, so ito naman ay Chris Inn. Chris Inn, ang nagmamayari nitong gusali na to, itong under construction building na to ay YAP, no? Yung ano din daw, yung nagmamayari nitong Philcris Centrale or Philcris Central. Kaya ito tinawag na Philcris kasi parang pangalan niya si Phil, baka Philly, no? Tapos yung lalaki si Chris. Tama ba? Oh, so sa mga taga-Davao dyan, no, na medyo expert kasi syempre, alam niya naman ako, hindi naman ako ganun pa ka, ano, no? Kumbaga, ang edad ko, siguro, di pa nang alahatin sa ibang mga viewers atin dyan na edad nila, no? So, di hamak na mas marami silang alam pagdating sa mga old families, no, sa Davao City, mga tycoons. Di pa ako pinanganak sila. May ano na, no? May muwang na sa mundo. And shout out doon pala sa nagsabi na meron ditong ano, Barangay Kawayan, na ang sabi is harap daw ng ano, harap ng City Hall or San Pedro Cathedral. So di ko alam kung saan banda yung ano, yung Barangay Kawayan. Basta alam ko lang Kawayan Drive. At hindi ko yun naabutan at hindi ko man lang talaga narinig na meron palang ganong lugar sa Davao City dati na nag-i-exist na Barangay Kawayan ang tawag. Okay, so ngayon may mga nagsabi rin sa akin parang medyo Gina Gino, galit na galit. At hindi naman manakit, pero parang na lang, parang bad trip lang sa akin sa ginawang ano, bakit ko na pinokus yung lumang City Hall lang. Eh, meron naman ano bago, yung sangguniang panglungsod. Yan o, yan. Okay lang yan, City Hall eh. City Hall, Mayor's Office ang tinutukoy ko kasi doon sa video na yun. Hindi yung sa lugar ng mga ano, konsehales at saka ng Vice Mayor. So ito na yun, yung tinutukoy ko sa inyo dito sa Davao City, as long as ginagamit pa, magagamit pa, hindi pa delikadong gamitin, effective pa siya. Ang isang gusali dito sa Davao City sa government offices ha, eh gagamitin ho muna talaga yan. Pero the moment talaga na parang delikado na siya, gaya nung ito, City Engineering Office, delikado na yan gamitin eh. Hindi na yan siya safe. Yung dati ha, hindi na yung safe yung dati. Kaya yun, giniba na, no? Demolish ang ending. Tapos dito sila lumipat. Yan o. City of the City Engineering Office. So, diba ang ganda? O, ito, City Health Office. Ganda ang opisina, building. Diba? Ang ganda ng ano, gusali. Oh, yan na yung ano, yung newly built na City Health Office and itong City Engineering Office. Di ba? Kasi may pera, may pera ang Davao, mayaman, totoo yan. Oo, kahit pa 10 ganito ang gagawin ng Davao City, afford yan eh. Oh, kaso nga lang, eh hindi yan ang priority. Ibig ko sabihin na marami pang ano, masa karapat dapat na pagagastusan ang gobyerno ng Davao. Yan na nga. Maintenance sa kalsada, kailangan malinis lagi. Diba? Kailangan malinis lagi ang kalsada. Kailangan laging may funds para pangsahod sa mga street sweepers, sa mga taga-sendro, yung mga demolition team, sa mga nangunguha ng mga basura, diba? Mga garbage collector. So yan ang mahalaga sa Davao City. Kasi kung marumi ang lugar ho natin, eh magkakasakit ang mga taong bayan. Eh pag magkasakit ang taong bayan, gastos ulit ng Davao City. Kasi meron tayong malasakit center, diba? Oh, yung malasakit center, saan ba kinukuha ang budget dyan? Siyempre sa ano din, taxpayers money din, no? Ganun yun. So ito yung ano, aming panglungsod or SB. Oh, tama, sangguniang panglungsod ng Davao. So ito yung opisina ng ating mga konsehales and vice mayors. Vice mayor lang para, eh dami namang vice mayors. Vice mayor and councilors, city councilors. So yung isa naman, yun yung ano natin, binablog nung nakarang araw. Yan, na Davao City Hall. Diyan naka opisina yung ating butihing mayor, no? Currently mayor na si Mayor Sebastian Duterte. O, ito naman ang ating annex. Davao City Hall Annex Building. O, diba? So, marami naman kami ano ito, dugosali. Hindi lang naman yun eh. Talagang ano ko lang yun. Yun lang ang pinokus ko kasi yan naman talaga ang pinaka main building, no, ng ating City Hall kung saan located ang Mayor's Office. Tapos ano na yan ha, Centennial structure. Centennial, so 100 years, no. Century old, parang gano'n, no. So magwa 100 years old na yan siya ngayong 2026. So 2 years to go, no, or 1 years to go or 2 years to go, gano'n, no. Dalawang taon na lang aantay natin, magsi-celebrate na itong ating City Hall of Davao as their 100 years of existing sa lugar, di ba? So yun, maraming thank you siguro sa mga nanonood dyan, sa mga galit na galit at gustong mangurot.
gusto mong kurutin sa singit, di ba? So huwag naman. Eh, okay lang yun, no? Huwag kayong magalit na pinofocus ko yung ano, yung City Hall na yan. Kasi, proud nga ako. Ang ganda kaya yan. Ang ganda ng design, ha? Oh. Basta, ano yan, eh, parang 1936. Ayan, no? Ito. Hindi na ako sure kasi wala nga akong hawak na Wikipedia ngayon. 1936, ginawa ang gusali na yan. I mean, 1926 rather, no? 1926, tapos parang nasira siya nung ano, nung 1945 dahil sa, yun nga, World War II. So, nirenovate siya ulit. Tapos, ang kanyang renovation is parang binalik siya sa kanyang dating structure, hitsura at disenyo. Kung anong disenyo niya, kung ano yung kanyang hitsura disenyo nung 1926, binalik siya sa ganong hitsura ulit. So, ibig sabihin, yung hitsura ng City Hall na yan, yun yung kanyang hitsura from 1926, no? At magwa 100 years na siya ngayong 2026 in the coming years, no? So, yan lang. Maraming thank you. So, wag kayong ano dyan, maiinis, no? Basta ang ano ko, ang point ko doon is sige na, sa inyo na ang pinakamagandang City Hall, pinakamagarbo, pinakamagara, pinaka-world class, modernized na City Hall. Ang tanong dyan, magkano naman ang naging utang, di ba? Baka utang. Well, okay, walang problema naman mangutang. Ibig sabihin naman kasi kapag napautang ka, ibig sabihin meron kang kakayahang makapagbayad. So, congratulations, di ba? Kasi hindi ka mahirap na lugar, na syudad, or na munisipyo. Dahil afford mo, no? Na magpa paganda ng ano ng iyong City Hall. Kahit pa ito'y utang, still gastos pa rin yun, no? Utang or cash, parehas lang yan na gastos. So, parehas lang yan afford, di ba? So, ang tanong dyan, ilang taon naman kayo magbabayad, di ba? Ng utang. So, well, dito sa Davao City, wala kaming utang. So, kumbaga, sabihin nyo na kuripot, hindi, Westpinder lang talaga ang Davao City. So, mas priority ng Davao City ang underground cabling system. Kita nyo naman, no? Meron ka ba nakikita ng ano dyan, wiring? Wala, ha? Itong area na to, ito yung tinutukoy ko lagi na pilot episode, ha? Pilot episode, ibig sabihin, dito sila nasimulang mag-experiment, no? Di ba pilot, ibig sabihin experiment, parang tingnan nila yung parang feasibility study kung tawagin, di ba, na kung ilang araw ba talaga matatapos, kung gaano nga ba katagal, kung ano ba talaga ang maidudulot na hassle, disturbo, traffic sa mga pedestrians, sa mga motorists, di ba, sa mga commuters. So ano ang dos and don, so parang pag-aaral, gano'n, no? Pinag-aralan, pinagmasdan, no? Pinag-observe nila. So, dito muna, mababang ano, na area lang doon sa may likod ng City Hall hanggang sa dito. Yan. Sa may Bonifacio Park. So, mababa lang. Mga ilang metro lang yan. Mga 100 meter lang, no? 100 meters ang kanilang ano, ginawang underground cabling system. Naalala ko dati dito. Tapos, ano, matraffic to dito na area dati. Mga second quarter to last quarter hanggang first second quarter, third quarter to fourth quarter ng 2015 and first quarter of 2016, ganun. Yun ang ano, based on may ano, ha, memory lang, ha. So, pagkatapos, nung nakita nilang ano, okay, possible para talaga maging underground cabling system itong ano natin, downtown area sa Davao. So, yun, ginawa nila, tinutuloy-tuloy yung ano, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 is yung San Pedro Street. Tapos phase 2 yung si Emrito Street. Tapos yung phase 3 is yung Ramon Magsaysay, yung katapos na natin i-vlog kagabi. Tapos phase 4 daw ay Punciano. So marami thank you sa mga Davawin nyo, no, na nagkukomento, nagsishare ng inyong ano dyan, mga ideas, mga learnings, and mga nakuhang mga informations, no? So thank you for that kasi appreciated ho natin yan. Thank you for watching and bye-bye and ingat sa